Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang hapon po. Ito po ang latest update natin, ha, para nga po dito sa minimonitor natin na si Bagyong Kabayan. Ayon nga po sa ating advanced weather forecast ng European Center, mas lumakas pa nga ng bahagya itong si Bagyong Kabayan, at may chance nga po ito, no, na maging isang tropical storm category. Tinataglay na nga po nito yung lakas na 65 km per hour malapit sa gitna, at may pagbugso na po yan na abot ng 80 km per hour. Ayon po yan, ha, sa ating European Center. Pero ayon naman po sa ating bagong pag-asa DOST, ito po ay nasa 55 km per hour malapit sa gitna, at may pagbugso naman po yan na abot ng 70 km per hour. Medyo mabilis nga po yung Bagyong Kabayan, at itinaas na ng bagong pag-asa DOST ang Storm Wind Signal number 1 sa may southern portion ng Samar, sa Basay, Santa Rita, sa Marabut, Talarol, Talarora, Birreal, dito po sa may Pinabacdao, southern portion ng eastern Samar, sa may Dulong, City of Borongan, dito po sa Kinapundan, sa Gian, sa Lawaan, Balangiga, Oriente, dito po sa may Giporlos, Salcedo, Balangkayan, General MacArthur, Hernani, at dito po sa Mercedes. Dito naman po sa may Leyte and Southern Leyte, Bohol and Camotes Island, yan po yung mga storm wind signal number 1 sa parte ng Visayas. Storm wind signal number 1 din naman po dito sa may parte ng Mindanao, sa Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Agusan del Sur, northern portion ng Davao Oriental, sa Cataal, Boston, sa Manganga, at northern portion ng Davao de Oro, sa may Mungkayo, Laak, Misamis Oriental, Camiguin, at northern na portion ng Bukidnon, sa Impasug, Ong, Malitbuk, Manolo, dito po sa may Sumilaw, Libona, Baungon, Kabanglasan City of Malaybalay. Yan po yung mga storm wind signal number 1. Expected na po natin na yung hangin dyan na abot na 39 to 61 km per hour sa susunod na 36 hours. At ito naman po yung forecast track, ha, ng Joint Typhoon Warning Center at ng Global Forecast System. Dito po mapapansin natin yung kanilang forecast track, magkakaroon talaga siya ng landfall scenario somewhere dito sa may Bislig, tapos sa may parte ng Cagayan de Oro, at dediretso po yan sa may parte ng Puerto Princesa, Palawan. At asahan nga po natin, ha, mamaya po nga alas 10 ng gabi, no, mas malalakas na pag-ulan na ang posible nating asahan dito sa may parte ng Surigao, Dinagat Island, sa may Bislig. Asahan na po natin dyan yung masamang panahon, dahil nga po sa dala na itong mga pag-ulan at hangin ni Bagyong Kabayan. Asahan na rin po natin na makakaranas na po tayo dyan ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At kinabukasan naman po, no, possible nga po magkakaroon ng landfall scenario yan ng alas 2 ng umaga ng December 18 ng madaling araw, dito nga po sa may possible nga po dito yan sa may parte, no, ng Bislig, somewhere dito po sa Bislig, sa Hinatuan, ay possible po magkaroon yan ng landfall scenario. Tapos dediretso po yan ng Cagayan de Oro. Pagdating naman po bukas ng alas 8 ng umaga, asahan natin
na dito na po yan sa Cagayan de Oro, itong si Bagyong Kabayan, at ito po ay magda-downgrade, no? Possible nga po mag-downgrade siya into low pressure area. At asahan po natin magiging maulan ang buong Visayas at hanggang dito po sa may parte ng Bicol Region, at magiging maulan din ang eastern section ng Luzon dahil naman po sa shear line. Ito naman po yung forecast prediction ng European Center. Ito naman po yung sa European Center natin. Halos hindi naman po nagkakalayo yung forecast prediction ng forecast track ng dalawang weather agencies. Ano? Kung mapapansin natin, dito rin po ang pasok niyan sa may parte ng Hinatuan, at aangat lamang po yan dito sa may parte ng Kabadbaran, dediretso po sa Cagayan de Oro, at dediretso naman po sa Puerto Princesa, Palawan. Pero meron pa pong isang senaryo yung sa European Center. Ha? Pagpasok po niyan dito sa may parte ng Cagayan de Oro, yung isang chance naman po niyan ay bababa po yan dito sa may dulong bahagi ng Palawan. Dalawa po ang forecast track scenario ng European Center. Ito naman po yung forecast track prediction ng bagong Pag-asa DOST. Kung mapapansin nga natin, halos hindi nga po nagkakalayo yung mga forecast track ng mga weather agency dito po sa may bagong Pag-asa DOST. Parehas din po, no, na mag-e-enter po yan dito sa may parte ng Hinatuan, dediretso sa Cagayan de Oro, at dediretso pa rin po yan dito nga sa may parte pa rin ng Puerto Princesa, Palawan. Kaya iba yung pag-iingat at paghahanda na sa ating mga kababayan. Bagamat tropical depression lamang itong si Bagyong Kabayan, ito po ay posibleng magdulot pa rin ng malalakas na pagulan at pagbaha at pagguho ng lupa. Sana po nakantabay at nakaredy na yung ating mga kababayan. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito naman po sa ating advanced weather forecast, mapapansin nga po natin, bukas nga po, no, asahan na natin dahil mabilis yung itong takbo ni Bagyong Kabayan, dito mapapansin nga natin yan, by December 18 ng alas 8 ng gabi, yung pinakasentro niyan ay nasa katubigan na ng Sulusi. Pagdating po ng December 19, ito po ay nakalabas na rin ng landmass ng Palawan. At pagdating naman po ng December 20, ito po ay nakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng December 21, magiging maulan naman po ang parte ng Luzon dahil po yan sa shear line at yung Amihan. At magiging maganda naman na po ang lagay ng panahon ng Davao at ng Visayas. Habang magkakaroon tayo ng panibagong sama ng panahon na mabubuo dito nga sa loob ng shear line. Pagdating naman po ng December 22, shear line pa rin po yung magpapaulan sa Central and Southern Luzon, maging dito nga po sa Northern Luzon. Kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan, tuloy-tuloy po yung mga posibilidad na makakaranas po tayo ng mga pag-ulan, lalong-lalo na po sa parte ng Central and Southern Luzon. By December 23, tuloy-tuloy pa rin po magiging maulan sa may parte ng Central and Southern Luzon dahil po yan sa shear line. Pagdating naman po ng December 24, maulan pa rin po sa parte ng Luzon dahil pa rin po sa shear line at sa ating Amihan. At pagdating naman po ng Pasko, no, December 25, asahan po natin magiging maulan po ang eastern section ng Luzon, Bicol Region at maging Mindanao dahil magkakaroon po ng possible low pressure area, pero nasa labas po yan ng Philippine Area of Responsibility, yung extension lamang ng kanyang kaulapan ay magdudulot ng pag-ulan. By December 26, magiging maulan po, no, yung ating bansa. Asahan po natin na magiging maulan nga yung araw ng December 26. Again, inuulit po natin, ha, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago yan. Manatili po tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman po natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po.